telling you right now, that motherfucker back there is not real. Say whatever you want. I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, matapos na mag-viral ang video na ito, ito ang dahilan kung bakit ayaw niya na sumakay sa eroplano. Ang babaeng inyong nakikita sa video na ito ay ang 38 taong gulang na si Tiffany Gomez. Si Tiffany ay taga Texas sa bansang Amerika. Ang kanyang tahanan ay nabibilang sa isa sa pinakamahal at pinakamaganda sa lugar na tinitirahan niya. Sa katunayan, ito ay nagkakahalaga ng $2 milyong o katumbas ng tumataging na 113 milyong piso. Isa siyang marketing executive at ang vice presidente sa kumpanya na pinapasukan niya. Taong 2017, itong si Tiffany ay nakakuha pa ng parangal bilang ang rising star dahil sa ipinakita nitong husay pagdating sa trabaho niya. Ayon sa mga kaopisina at executive o amo nitong si Tiffany, na isa ito sa pinakamagaling na individual na nakita nila. Ayon sa kanila na ang motto ni Stephanie ay ang magsumikap, ngunit huwag makalimot na aliwin din ang sarili. Nakatapos ito ng kolehiyo sa Oklahoma State University. Tila ba kung susumahin, matalino at matagumpay ang babaeng ito sa video. Ngunit ano nga ba ang nagtulak sa kanya upang umasal ng ganito sa loob ng eroplano? Sa video pa ulit-ulit na binabanggit nito na habang nagbabanggit ng hindi magagandang salita ay nagmumura pa. Hindi raw totoo ang lalaking katabi niya sa eroplano. Dagdag ni Tiffany na aalis siya sa eroplano at mas mabuti na ganun din ang gawin ng lahat ng mga pasahero na katulad niya. Ayon kay Stephanie, hindi daw ito makararating sa paroroonan. Ito ay ang eroplano na kanilang lahat ay kinanululanan. Reptilya daw ang isa sa mga pasahero ang tao na katabi niya. Ayon sa kanya na dapat ay iscreen munang muli ang lahat ng mga pasahero dahil ang buhay nila ay nasa delikado. Sa pagwawalaan nitong si Stephanie, nakumbinsin nito ang mga mismong flight attendant na ialis muna ang lahat ng pasahero sa nasabing eroplano. Lahat sila ay muling sumailalim sa isang masusing x-ray at sa masusing pag-check sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga dalang bagahe at mismo ang kanila na pagkatao. Lalo na ang Ginoo na ito na sinasabi ni Stephanie na isa daw na reptilya na nagbabalat kayo na isang totoong tao. Inuutos din ng kapitan ng eroplano na muli nilang isailalim ang kanilang sinasakyang panghimpapawid na mas masusi pang pagbusisi upang makasiguro sa sinasabi ng isa sa kanilang nagwawala na pasahero. Ngunit matapos ang ilang oras na pagkaantala ng mga pasahero sa tinuran nitong si Tiffany, lumalabas ng walang kahit na anong anomalya, walang kahit na anong problema. Lahat ng sakay ng flight na ito, lahat ay totoong kumpirmado na tao. Nang imbestigahan ito ng otoridad sa airport, lumalabas na may kaaway si Tiffany sa telepono bago pa nagsimula ang kanyang paghihisterikal. Pinagbibintangan niya ang isa sa mga kasama niya sa eroplano na kamag-anak niya na kinuha daw nito ang iPhone AirPods niya. Matapos nito ay bigla na laman nga na nagwala itong si Tiffany. Lumabas na makailang beses na pinilit din ni Tiffany na muling bumalik sa eroplano matapos na ang abalang ginawa niya sa kanyang kapwa ng mga pasahero. Hindi na ito pinayagan pa ng opisyal mismo ng airport, saka ito ay pinalayo muna sa iba pang mga pasaherong lulan ng eroplano na kanyang ginulo. Sa interview, sinabi ng Ginoo na ito na siya ang pinagbibintangan ni Tiffany na isang reptilya. Ayon sa kanya, habang may kausap ito sa telepono, ay bigla na lamang itong humarap sa kanya at sinabi na peke ka ba? Hindi na nito naintindihan ang ibinibintang pa sa kanya. Ang alam lamang nito, itong si Tiffany ay bigla na lamang na itinulak siya. Maayos naman daw ang lagay niya at tila ba siya ay nagulat lamang sa inasal ng babae. Nais lamang nito na makabalik na sa kanyang eroplano at hindi na rin nais pa niya na magreklamo. Samantalang dumiretso na ang flight 1009 at nakarating naman ang maayos sa kanilang destinasyon. Naghain
ibabae ng reklamo ang otoridad laban kay Tiffany sa kanyang panggugulo, ngunit tinanggihan niya ito at hindi pinirmahan. Mabilis ding itong umalis sa paliparan, naabutan ito na nasa labas na ng airport kung saan naghihintay ito ng kanyang sasakyan na Uber. Doon ibinigay ang ticket sa kanya sa paglabag sa batas ng katahimikan at kapayapaan sa paliparan. Hindi rin niya rin ito tinanggap at pinirmahan. Matapos ang insidenteng ito, naglabas ng pahayag si Tiffany at sinasabi na may mga araw lang daw na hindi maganda ang gising ng isang tao o hindi naman kaya ay maganda ang pakiramdam nito. Siya ay humihingi ng paumanhin sa kanyang nagawa. Sabay ayon sa kanya na maaaring bisitahin ang website niya kung saan daw makatutulong ito sa mga tao na nabubuli na katulad niya, lalong-lalo na at nasa internet at paulit-ulit pa. Walang kasong isinampalaban kay Tiffany. Mga katinagalog ko, ano sa tingin ninyo ang ginawa ng babaeng ito? Ito ba ay parte lamang ng trabaho niya, ang pagpapasikat at makilala, o sadyang talaga na may nakita ito na kakaiba? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang pinakamagandang comment ay mananalo po ng 100 Gcash Load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.